Kasaucers! Welcome back to our channel. Okay, ang video pong ito ay para lamang sa mga katulad ko na naniniwala na mga papaswerte. At kung hindi naman po kayo naniniwala, skip nyo na lamang po ang video nito at manood na lamang po kayo ng ibang videos namin. Mga kasaucers, ito pong ibabahagi ko po sa inyo ay ang dapat nating ihanda bago sumapit ang bagong taon, ang 2020. Ihanda na po natin ngayon para bago pumasok ang 2020, ibinabahagi ko na po para bago pumasok ang 2020 ay alam na po natin ang ating gagawin at ilalagay sa ating hapagkainan. Okay, ano po ang ating mga kakailanganin? Kakailanganin po natin ng bowl. Wala naman po kayong bowl, any crystal na lalagyan, yung malinaw, kaya nga crystal, yung nakikita po yung loob, yung laman. Okay? Bukuha po tayo ng bigas, konti lang na bigas. Bukuha tayo ng dahon ng laurel, buo-buong dahon ng laurel, buong star anise, sandalwood, bawang, buong bawang, and then cotton. Okay. Kasi ilalagay po natin ito sa ating hapagkainan. Ang coins, pwede naman natin na ilagay dito, pero hindi po natin ito ilalagay sa ating hapagkainan. Okay po, so narito po ang aking ginawa. Gawa na po siya at gusto ko po na gayahin nyo rin po para maihanda na po natin ang ating ilalagay sa ating hapagkainan. Bakit bawal ang coins? Ulit-ulit ko pong sinasabi doon na nga sa unang naging video ko na ang coins, ang pera, anumang uri ng pera, coins, bawal pong ilagay sa ating hapagkainan. Kasi napakamalas daw po noon na ang pera natin ay inilalagay natin sa ating hapagkainan. So, ngayon po, ang mga ilalagay lamang po natin doon ay yung mga nagsisimbol ng prosperity, ng abundance. Okay, ano po ito? Hindi po ulit kayo gagastos ng napakalaki. Kung ano po ang nasa kusina na natin, kung ano po ang mga available na nasa kusina na natin, at kung sakaling bibili natin ay hindi naman po ganun kamahalan. Katulad ng star anise, isang balot nun sa mga supermarket, magkano lang, napakarami na, 19 pesos, yung dahon ng laurel, 15 pesos, yung mga isang balot na yon, yung sandalwood, 9 pesos, yung bawang, 2 pesos, yung cotton, pwede ka na nga lang manghingi, di ba? Yung bulak, pwede ka na lang manghingi sa mga kakilala mo. At yung crystal, nalalagyan po natin. Meron na tayo noon sa ating tahanan. At gagawin lamang po natin ito sa loob ng isang taon, ng isang beses lamang. At sa susunod na po nating taon, papalitan. Okay po? At ang bigas, wag po natin itatapon at hindi naman po yan masisira. Di ba, pagka nagluluto naman tayo ng bigas, ihalo na natin doon, luhugasan naman yon. At nasa loob naman ang ating tahanan. So, wala pong magagamit at magagamit po natin lahat. Ito po ang aking ginawa. Ganito po ang aking ginawa. Para magandang tingnan, na ilalagay natin sa ating ibabaw ng ating hapagkainan, dito ko po siya inilagay. Pwede rin po siya sa bowl. Yung crystal na bowl. Ayan. Ako naman doon sa nilalagyan namin ng mga dessert, ng halo-halo, ng ice cream, doon ko na po siya inilagay. So, ano pang inilagay natin? Nilagyan ko po ito ng bigas, ng star anise, ng sandalwood, ayan, ng bawang, ng bulak, at dahon ng laurel. Okay. Ang dahon ng laurel ay 7 piraso. Ayan po. Ang sandalwood, 7 piraso. Ang star anise, 7 piraso. Isang bulak. At ang ating bawang. Okay. Bakit ito pang mga nilagay natin? Itong mga herbs na ito, iba't ibang klase ng herbs, yung amoy nila na nagsama-sama, yun ang aakit ng kasaganahan. Yun ang aakit ng swerte. Okay, ayan po. At ang bigas, di ba, prosperity and abundance. At ang bawang, pantaboy ng mga kamalasan, ng mga bad vibes, na yan. Pwede rin po natin lagyan ng asin dito, pero po, ilalagay po natin sa isang plastic. Ayan po. Hindi na po ako naglagay ng asin dyan,
Kasi sa table namin, may nakalagay na rin naman pong asin. Ayan po. Yan lang po ang ating ihahanda. At ang koto naman para sa kagaanan or bulak para sa kagaanan ng daloy ng ating pamumuhay. Ayan po, symbolizes ang kagaanan. Nagsisimbol na kagaanan. So, kagaanan ang daloy ng pamumuhay. Ayan lamang mga ka-soulsters ang dapat ninyong ihanda bago sumapit ang bagong taon. At ito po ay mag-aakit ng limpak-limpak na kasaganaan. Siksik, liglig, umaapaw sa ating pamumuhay sa buong miyembro ng pamilya. Ayan po mga ka-soulsters, gawin nyo na po ito, wag na wag po kayo ha. Sabi ko po sa inyo, wag na wag po kayong maglalagay ng anumang klase ng pera sa hapagkainan dahil nag-indicate yun, nagsisimbolizes yun ng kamalasan. Ayan po, sa paggawa po nito, gagawin po ninyo ito sa araw ng Martes or sa araw ng Biyernes or kahit anong araw sa bagong taon pala, kasi nga, ito naman po ay ihahanda natin sa bago sumapit ang taong 2020. At 31 pa lang ng umaga, gawin nyo na po ito. At saka po, mag-wish na po kayo dito ng lahat ng kasaganahan ay makakamta natin bago sa bagong taon na darating. At nakaharap po kayo lagi sa silangan. Itinataas nyo po ito. Ayan po. So, pinaganda ko po yan para po maganda rin pong tingnan sa ating hapagkaina. Thank you mga ka-soulsters. Yun lamang po. Maraming salamat. Please don't forget to like, share, leave your comments, and subscribe. Bye! We love you all. God bless us all.